All right, same link pa rin po tayo. And ano lang po tayo, medyo nag-inayos lang po natin yung software na ginagamit dahil hindi na po nila kinakaya yung ating pong programa. Yan ang sinasabi ko, kahit paano sabihin nila, yung programa pa rin natin talaga ang pinapangunahan ng Panginoon. So again, babalik tayo mga kapatid, no? Balik tayo, keep tuning in mga kapatid, balik-balik lang po tayo. Again, ang pag-uusapan natin dito is building our family or bringing our family into the next level. Nandiyan po tayo sa kategorya po na yan. And I believe that this is very important para po sa atin na matutunan po natin at patuloy tayo tumatag sa bagay na ito at patuloy tayo lumago sa bagay na ito bilang leader of the family. It is really very important. Bakit ko sinasabi it's really very important? Because if we're not going to grow on this, inuulit ko, if we are not going to grow on this as the leaders of the home, as the leaders of every family, tandaan po natin, lagi po namin sinasabi, sabi, buhay ang nakasalalay po dito. Buhay ang pinag-uusapan dito, no? So, kaya nga po, sinuulit ko mga kapatid, dito sa verse po natin, sa book of Nehemiah. Dito po sa book of Nehemiah, if you still have your Bibles with you, you see? If you have your Bibles with you in Nehemiah chapter 4, verse number 14, sabi po dyan, and I look and rose up and said unto the nobles and to the rulers and to the rest of the people, be not ye afraid of them. Remember the Lord, which is great and terrible, and fight for your brethren, your sons and your daughters, your wives and your houses. Brethren, it is very important that we fight. It is very important that we fight. Inuulit ko po, it is very important that we fight. Why do we need to fight? It's because meron tayo unang-una, merong kalaban. Yes, sir. Amen. Pangalawa, we have to fight not only because we have an opponent, but of course, for the safety of our family, for the preservation of our family, and for the growth of our family. Yeah. You see, amen. Safety, preservation, and the growth of our family, SPG. Amen. The reason why we need to fight, because itong laban na ito ay SPG. For the safety, for the preservation, and for the growth of our family. Alam niyo po mga kapatid, kung hindi natin gagawin at hindi natin ito pagtutuunan. Oh, by the way, shout out po sa aming pong taga-ayos po ng aming mga big bikes nito. Nandito po si Sir Anthony Palacol sa inyo pong shop dyan. Magandang tanghali po sa inyo. Keep tuning in. Bakit kailangan nating lumaban? Because we need, our family needs safety. Our family has to be preserved. Our family has to grow. All right? So alam niyo, napaka-importante ng bagay na ito. Kaya nga dito mga kapatid, kailangan mong ipalaban. Bakit kailangan ng safety? Kasi lagi tayong may kapahamakan. May dinadalang kapahamakan ng diablo sa pamilya natin. Or ang pamilya natin ay laging gustong dalhin ng diablo sa kapahamakan. Bakit tayo kailangan may preservation? Why do we need to fight for the preservation? It's because may ipinagpapatuloy. Kailangan tayo may patuloy natin yung legacy ng pamilya natin hanggang sa makaabot sa mga susunod na henerasyon para patuloy nilang makita ang tunay na paglaban para sa pamilya. You see, kailangan ma-preserve natin yung ating ginagawa, yung ating pamilya na lumalaban para sa maayos na pamumuhay. You see, and for the growth, kailangan lumago para hindi lang tayo na-stuck. Sabi nga namin yung mga nakaraan pa sa inyo, para lang hindi ma-stuck sa isang lugar, kailangan lumago. That's why, for us to do that, we have to fight. Alright, let me hear a few words first. Palagay mo, Sir Noel, dun sa pinag-uusapan natin, you see, the importance of fighting for your family. Anong kahalagahan ito? Yes, sir. Alam mo, Sir Jao, sa larangan ng pakikipaglaban, ay dapat bilang isang leader or commander, ay dapat handa tayo na sagupain ang anumang uri ng laban at ating makakaharap. At sa pamamagitan ng, sa bago tayo makikipaglaban, ay hindi tayo basta-basta makikipaglaban ng imprunto, kundi ito ay pinaghahandaan. Yeah. Dahil kapag hindi tayo handa na lumaban sa anumang bagay, ay hindi natin ma-attain yung ating layunin
na maging successful tayo, uh-huh, no? At sa usapin natin na ito kung paano natin na may dadala sa next level yung ating pamilya sa paglilingkod sa Diyos, ay kinakailangan natin na makita kung ano ba ang mga prioridad natin. Of course, dapat makikita natin yung priorities natin, mm-hmm, para maging successful tayo sa ating layunin, no? Of course, maraming beses na tinatalakay ng ating mahal na pastor na ang pinaka pangunahing pangangailangan ng tao, no? Hindi lang ng pamilya, kundi ng individual na tao ay hindi yung mga temporal na bagay, kundi yung spiritual na bagay. Dahil yun po ang nag-aayos ng ating buhay at ng ating pamilya. Lalong-lalo na yung ating relasyon sa Diyos. Kaya nga, sa pamamagitan ng pakikipaglaban ay may mga pagsasanay na ginaganap, Brother Rudy. Mm-hmm. Alam mo, galing ako sa military service. At habang nasa serbisyo ka, ay sa ayaw mo't sa hindi, ay dapat mag-aral ka. Yes. Mag-aral ka. Amen. At yun ay preparasyon sa pakikipaglaban. Yes. Para kapag ikaw ay nakaharap o naka-enkwentro ng kalaban, ay alam mo kung paano gagapiin. Amen. Katulad din natin, mga minamahal kong kapatid, no? Tayo sa church natin na ito, ay punong-puno po tayo ng programa. At ang mga programa ng ating mahal na pastor na kanyang inilulunsad ay naniniwala ako na ito ay makakatulong sa atin. Yes, amen. Of course, nakikita nyo naman mga kapatid na ang ating iglesia ay family-centered. Amen. Naka-focus sa pamilya. Na ang unang-unang ipinupos ng ating mahal na pastor ay yung leader. Yeah. No, ay yung leader. Kasi kung ang leader ay hindi marunong makipaglaban sa mga bagay, kita mo, ang dami nga bagay na isinasakripisyo natin at hindi natin alam kung ano ang dapat nating isakripisyo, no? At kita nyo naman na laging in-encourage ang ating mahal na pastor. Ito, nakalipas na naman na Brother Rudy, yung old-fashioned Baptist, yes, revival. Amen. No? Isang malakihang gawain ng ating iglesia. At ako'y naniniwala na yung mga natutunan natin sa dalawang araw na pagtitipong ito ay ako'y naniniwala, Brother Rudy, na ito ay makakatulong. Amen. Makakatulong sa ating pamilya, lalong-lalo na sa ating bilang isang leader, tama, ng ating, amen, tahanan, kung paano natin mahatak ang ating pamilya sa isang masayang paglilingkod sa Diyos. That's, no, right, kung amen. Kung tayo mga leader na itinalaga ng Diyos ay ipapaubaya natin sa ating may bahay ang responsibilidad, uh-huh, na inatang sa atin ay ako'y naniniwala na hindi tayo magkakaroon ng isang masayang paglilingkod sa Diyos. Tama yan. Dahil yan ay hindi yan ang kautusan ng Panginoon. Yun. No? Na sato. Tayo dapat tayo ang manguna, no? That's right. Saan tayo dapat manguna? Tinalakay sa dalawang araw na pagtitipon, Brother Rudy, yung yun, kalagayan ng isang ama ng tahanan. Uh-huh. Kalagayan ng isang ina ng tahanan. Yun. At kalagayan ng mga anak. Napakaganda, Brother Rudy, na talagang mahihimay-himay mo sa pamamagitan ng salita ng Diyos yung ating tungkulin. Yun. Na kapag tayo ay hindi nating ginampanan yung ating tungkulin, ay hindi tayo magiging matagumpay. Yun. Hindi tayo magkakaroon ng isang maka-Diyos na pamilya. That's okay? Right. Tinalakay doon na bilang tayong mga leader, dapat pangunahan natin. Yun. No? Yung responsibilidad natin sa ating tahanan ay wag na wag nating ipapaubaya sa ating, amen, may bahay. That's right. Dahil kapag ang babae ang nanguna sa loob ng tahanan, siguradong
may kapahamakan. Hindi naman natin minamaliit ang kakayanan ng mga kababaihan. Yeah. Ngunit, wala po tayong magagawa, Brother Rudy. Yeah. Dahil tayo ay inatasan ng Diyos. Amen. At ito pa, ito ay nakasulat sa kanyang salita. At hindi po natin ito mababago. No? Kaya nga, sa atin mismo, matagal na po tayo sa ating iglesia. Ano po? Ano ang ating ginagawang hakbang para yung ating may bahay, yung ating mga anak ay magkaroon ng maayos na pananaw patungkol sa ating pananampalataya? Yun, yun. No? Dapat maipakita natin, no? Pangungunahan dapat talaga ng bayan. Pangungunahan tayo dapat. At hindi lang dapat na, dapat makita sa atin. Yun. Makita sa atin ng ating mga anak. Kasi sila ang susunod na uupo sa ating kinalalagyan. Tama. No? Kaya kung tayo, mga tatay, no? Nais ko kayong hamunin, no? Iminsan, siyasatin natin ng ating sarili. Baka itinutulak lang natin yung ating mga anak, itinutulak lang natin yung ating may bahay na mag-participate, no? Na makiisa sa mga programa, ngunit tayo ay wala naman tayong ginagawa. So ano ang mangyayari? Kaya nga dapat tayo, meron tayong objective. Meron tayong objective. At hindi tayo dapat sa panahon ng labanan, mga kapatid, alam mo, kahit anong galing mo, sa oras ng labanan, kapag ikaw ay natakot, walang kwenta yan. Wala na. Kahit napakalakas na sandata ang hawak mo, kapag naunahan ka ng takot, walang kwenta yan. No? Mga kapatid, meron po tayong Bible. Ito ang pinaka malakas na sandata sa ating buhay bilang isang anak ng Diyos. That's right. Kasi kung hindi po natin panghahawakan ang ating ang salita ng ating Panginoong Diyos, magkakaroon tayo ng takot . Yeah. Magkakaroon tayo ng takot at hindi natin ilalagay yung buong pagtitiwala at pananalig natin sa Diyos. Yeah. Na kung minsan dahil sa hindi tayo nagtitiwala sa salita ng Diyos na kanyang pinangako sa atin ay magtutuon tayo sa ating sariling kaisipan na ayan na baka di ba ayan na si baka baka ganon marami tayong isinaalang-alang kaya nga alam mo mga kapatid napakapalad natin napakapalad ng ating iglesia dahil meron tayong pastor na talagang hindi siya tumitigil na gumagawa ng mga programa para ang mga tatay. Talagang yan ang gustong-gusto ng ating mahal na pastor . Of course, kahit din naman ako . Ang target ko talaga leader . Dapat. Kapag ang leader, mga kapatid, alam mo, kapag nasa field ka, nung ako ay nasa military service, ang unang-unang pinag-aaralan ng kalaban ay kung sino yung commander. Yan. Ano ba ang kapabilidad? Ano ba ang kakayanan ng commander na yan? Man. Ngayon, kung tayo na leader na tinalaga ng Diyos sa ating tahanan, ay wala naman tayong attachment sa ministry. Yeah. No? Wala tayong, nagpapakita lang tayo, nakikipag-usap lang tayo sa ating mahal na pastor kapag may problema sa ating tahanan. Pero tignan mo, ito, nakaraan yung dalawang araw na, kumbaga, exercise to . Yeah. Kung sa military, military exercise to . That's right. Christian exercise. No? Kasi ito yung, tignan natin, asaan ka nung mga nakaraang araw? Yan, maganda. Asaan ka, mga kapatid? Yun na yun, dapat yung kakailanganin mo na solusyon. Sa darating na linggong problema ang kakaharapin mo ay tinalakay nung nakaraang araw. Asaan ka? Yeah. Tapos gusto mo pagpalain ka ng Panginoon? No? Simpleng bagay, mga kapatid. Paano ka mapopromote? Yeah. Sa iyong, nagtatrabaho ka sa labas, paano ka napopromote?
No? Yeah. Nagbibigay ka ng katapatan sa iyong boss. Mm. Para ma-promote effort. Ka. Effort. Ibang effort ang pinapakita ibang mo. Ibang effort. No? Yan yan lang sa kanilang buhay. Yeah. Of course. Kaya nga nag-o-overtime tayo eh. Yan, yan. Oh, kaya nga nag-o-overtime tayo eh. Kaya nga kahit hindi tayo, kahit naka-leave tayo, pag pinatawag tayo ng boss, on talagang magre-report ka eh. Why? May yeah. objective ka. No? Ngayon, may layunin tayo. May inatas tayo sa atin ng Diyos yeah. na dalhin natin sa susunod na antas ng paglilingkod sa Diyos ang ating pamilya. Asan ka? Anong ginagawa mong hakbang? No? Ano yan? Magic? Bigla-bigla na lang yan? That's right. Ha? Ano yan? Instant na makikita mo yung iyong asawa ay talagang very magiging submissive na sa'yo? Malaguna. Ano? Malaguna? Ano yan? Yung mga anak mo ay talagang dedicated na sa ministry? Eh, ikaw nga eh. O, tatay yeah. ka eh. O, ni nga, sabi nga ng ating hamon ng ating mahal na pastor, mag-live kayo. Yeah. Bakit hinahamon tayo ng ating mahal na pastor? Dahil alam niya na ang mga bagay na ito ang siyang isang instrumento na makakapagdala sa atin sa mataas sa paglilingkod sa Diyos. At yun naman ang layunin natin. Mga kapatid, tayo mga leader, no? Siyasatin na natin ating leadership. Anong klaseng leadership meron tayo? No? Right, baka tayo ay nakafocus sa temporal na bagay. No? Yeah, that's right. Ay, ang temporal na bagay, walang kasiyahan yan, Brother Jao. Hindi yan magbibigay ng sapat na kasiyahan sa buhay natin or sa ating pamilya. Panandalian lang yan. Yeah. Kung hindi natin makikita kung ano talaga ang pinakapangunahing pangangailangan ng ating pamilya, ay walang kwenta yan. Right. That's right. Walang hindi natin may-enjoy. Kaya nga, ito na, bakbakan na naman ito. No, lilipas ang January. Ano na ang nagawa natin sa Panginoon? Yun. No, ano na ang nagawa natin sa Panginoon? Lilipas na ang isang buwan. Sa pamilya. Sa pamilya. Ano nang ginawa mo? Pambira. Nangangati na nga ang tinga mo. Hindi ka pa. My goodness. Manindigan ka. Sabi ka ng lolo ko eh. Tumayo ka sa sarili mong paa. No, tumayo ka. Magpakalalaki ka. Yun ang laging ano dyan. Ngayon, magpakristyano tayo. Kristiyano tayo, leader tayo ng ating pamilya. At yan ay hindi inatas ng sino man, kundi inatas yan ng ating Diyos. Kaya nga, para matulungan natin ng ating pamilya, ay sapat na ang salita ng Diyos. Yeah. Gamparan natin ang ating tungkulin bilang isang leader ng ating tahanan. No? Mga kapatid, okay? Maraming salamat, Sir Jao. Alam mo, Sir, isa sa mga nakita ko na gusto ko doon sa sinabi mo kanina, sir, ang pinaka, let's be honest. Pare-pares tayong may pamilya. Yeah. Pare-pares tayong asawang lalaki dito. Para sa inyong mga nanonood na asawang lalaki, isa lang ang katanungan, Sir Noel, Sir Rudy. Mm-hmm. Ano ang pumipigil sa inyo para ipaglaban ang pamilya ninyo? Yun. Ano ang pumipigil po sa inyo para tayuan nyo ng tama ang papel ninyo bilang leader ng tahanan? At up until this time, Sir Noel, Sir Rudy, ang nakikita ko lang talaga, ang pinakaginagampanan ng karamihang mga asawang lalaki ay ang papel nila sa pamilya as a provider of the physical needs, of the temporal needs, of the things na very, sinabi na ng Panginoon that the Father knoweth that ye have need of these things. Yeah. Na kayang ibigay sa inyo dahil sabi ng Biblia, therefore take no thought of tomorrow. You see, sinasabi na ng Panginoon mismo sa Panginoong Hesukristo mismo na huwag niyong pagka-alalahan ang mga bagay na inyong pangangailangan. Kung pinapakain niya itong mga hayop, yung mga sa kalawakan, binibigyan niya sila ng pagkain. Bakit? Ikaw pa tao. Yeah, amen. That's true. That's right. Amen. You see? Kaya ko po ito sinasabi, mga kapatid. Ito, sir, ito pa, ito, sir, ang ano, Sir Noel, Sir Rudy, ito ang pinaka-pinapunto ko ngayon. Nasaan, I believe, makakasakit ito eh. Yeah. You see? Makakasakit ito. Maaaring masaktan kayo dito dahil maaaring sabihin nyo pa, bata ka pa, iho. Yeah.
wala tayong iho-iho, mga kapatid, sa spiritual. Mm, yeah. Dito tayo lahat. Ito pinag-uusapan natin. Sabi ko nga po sa inyo, I'm not trying to disrespect the elder. Kayo po, mga nakakatanda kayo sa akin. Nauna kayo sa akin bilang bilang asawang lalaki. Yeah. Sa pagpamamilya, nauna kayo lahat sa akin. But we all agree to the fact na hindi yan sa experience na kukuha. Yeah. Amen. Nakukuha yan dito. Yeah. Sabi ko po madalas ito sa mga asawa lalaki, sa mga fathers, tandaan nyo po, kahit masabihin natin, ilang taon ka na nasa pagpapamilya, yeah, ilang taon na kayong tatay, ilang taon kayong asawang lalaki, hindi kayo tumanda dito sa hawak kong libro. Yes, sir. Amen. In other words, mga kapatid, huwag nyo ipagmalaki ang experience ninyo sa pagpapamilya at sa inyong pagbuhay sa inyong pamilya laban sa salita ng Diyos. That's true. Dahil kailanman, hindi nyo kayang tapatan ito. Yes, na ito yung sinasabi ko, Sir Noel, Sir Rudy. Ang isa sa nakikita ko na maaaring masaktan ng karamihan, pero ito ang katotohanan, wala nang tapang. Yeah. Amen. Wala nang katapangan ang karamihan sa mga leader ng tahanan sa panahon ngayon. Tama yan. Wala na po kayong tapang. Yeah. Sabi ko nga eh, bakit ko sabihin, masyado naman yata nakakalalaki yung tanong mo. Okay, simple lang tanong ko. Kung talagang kaya kung may tapang ka to fight for your family, bakit ka sa temporal nakatuon ng pansin? Yun. Hindi yun ang laban. Ang laban nasa spiritual. Yeah. Paulit-ulit po namin sinasabi dito, kahit anong i-provide mo sa pamilya mo, pag pinasok kayo ng Diablo, hindi mabubuntis ang mga anak nyo out of wedlock. Yeah. Kung, sabi mo, provided mo na lahat. Yeah. Amen. Provided mo nga lahat. Oh. Pero kung hindi mo na i-provide ang pang-spiritual na pangangulang ipangailangan ng pamilya mo, may anak kang mabubundis out of wedlock. Yeah, that's true. Or Amen. May anak kang makakabundis out of wedlock. Yeah, that's right. Or grabe ang pagtatalo nyo ng asawa mo. Yeah. Or physically, mas lalo pa kayong mangangailangan. Wala kayong walang contentment. Walang contentment. Walang contentment. You see? O panlima, kung sabi ko nga, kung may panlima, kung may tapang tayo sumunod sa salita ng Diyos, eh sinasabi ko nga po, yung pamilya natin, may ilalaban natin, husto. Yeah. Number one ang tapang eh. Yes, sir. Kailangan ng katapangan. Yeah. Para ilaban mo pamilya mo, sabi mo nga kanina, Sir Noel, kahit ano pang di kalibring, gamit mo na armas. Yeah. Kung wala ko, kung duwag ka naman, wala rin kwento. That's right. Kahit ano pang di kalibring armas, meron ka. Kung takot ka naman makipagdigmaan, takot kang masugatan, takot kang masaktan, sinasabi ko, walang kwenta yun. Mm. You see, alam niyo po bakit ko sinasabi, sir, ito sa panahon niya yun. You see, meron ako sa area. Hindi na naman nagtuloy yung asawa lalaki. Bakit? Dito sa simbahan daw natin, parang kinokontrol yung buhay ng pamilya. Mga kapatid, hindi kayo kinokontrol ng simbahan. Yeah. Dito sa simbahan natin, inahayag ang salita ng Diyos at pagka nakinig ka sa salita ng Diyos, yung salita ng Diyos yung kukontrol sa'yo. Which is the better? Amen. That's right. You see? Sino na naman yun ang lumalaban para sa ikatitino ng pamilya? Tama yan. Asawang babae na naman. Nakita niyo yung picture? Sino may tapang? O ito, pangalawang ebidensya, sir. Let me present pangalawang Exhibit B. Yeah. Kung talagang matapang tayo para sa pamilya natin, bakit hindi natin nasunod si pastor? Yeah. That's right. Yung. Amen. Ano sinasabi kung hindi nasunod si pastor? Bakit kung matapang ka is para sa spiritual ng pamilya mo, bakit hindi mo nasunod si pastor na you take a leave? Yeah. At you take a leave at i-absent mo or sa ilaban mo yung araw ng revival na magpapalakas sa spiritual mo para sa laban mo, para sa pamilya mo. Yun. You see? Bakit wala kang tapang gawin yun? Yeah. Amen. Sabi ko nga eh, bakit sa, eto tayo sa Rudy bilang area, alam natin sa area leaders, alam natin yan, bakit hindi nyo kayang ipaglaban ang spiritual na, at gawing pangunahin para sa pamilya nyo kung talaga matapang ka? That's true, amen. That's right, amen. Sabi ko nga eh, huwag nyo ipagmalaki kung anong trabaho meron kayo. Okay. Huwag nyo sabihin na, sabi na eh, kasi kayo, meron kasi kayong pambuhay na sa pamilya nyo. Yeah. Yan ang minsan mabuti pa kayo eh ganun. Pero hindi nila alam kung ano ang pundasyon
yung, bakit tayo nakarating? O bakit nakarating yung isang ba? Bakit tayo nasa sitwasyon natin ngayon? Diretsahin natin. Right. Kung maaaring sasabihin nyo sa amin tatlo, eh, kayo kasi, nandiyan kayo kasi, may settled na kasi yung buhay nyo. Yeah. No. Walang settled sa mundong to. Yes, sir. The only settled dito ay yung mga bagay na ang pinaka walang infinite, walang definite dito sa mundong ito. That's right, amen. Lahat is subject to change. The only thing that is not subject to change, itong libro na to. Amen. That's good. Amen. Na kaya ko sinasabi sa inyo yan. Huwag nyo kami sasabihin na kaya kami nandito, ganyan, ganyan. I'm not saying naman nagsasalita na kung sakasakali lang na gamitin ng diablo yan sa inyo para hindi kayo lumago, alisin nyo. Yeah. Niluloko kayo ng diablo. Bakit ko po sinasabi sa inyo yan? Lahat tayo lumalaban. Lahat tayo lumalaban. Lahat kami, ay, eto nga, Joshua chapter 1. Yeah. Eto, ano sabi ng Biblia? Yeah. Verse number 8. This book of the law shall not depart out of thy mouth. Yes, sir. But thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. Yeah. For then thou shalt make thy way what? Prosperous. Amen. And then thou shalt have good success. Amen. Yung hinahanap ninyong prosperous living at successful living, maliwanag yung sinasabi ng Biblia. Bakit kinikilala si Joshua as one of the greatest leaders ng Israel? Because nakuha nila prosperous living and successful living hindi sa kanilang pagkayod. Inuulit ko, hindi sa kanilang pagkayod. Saan? Sa physical at sa temporal, kundi sa kanilang pagsunod sa book of the law na nagdadala ng mga bagay-bagay na pang-spiritual at pang-eternal. Amen. You see that? Now, tinan niyo po. Sabi dito sa verse number 5. There shall not any man be able to stand before thee all the days of thy life. As I was with Moses, so I will be with thee. I will not fail thee, nor forsake thee. Wow. Be strong and of good courage. Yeah. For unto this people shalt thou divide for an inheritance the land which I swear unto their fathers to give them. Only be thou strong and very courageous, that thou mayest observe to do according to all which Moses my servant commanded thee. Turn not from it to the right hand or to the left, that thou mayest prosper whithersoever thou goest. Maliwanag yung sinasabi ng Biblia dito. Only be thou strong and very courageous, that thou mayest observe to do according to all the law which Moses my servant commanded thee. Sino yung sasalita dito? Diyos. Wow. Mm-hmm. Amen. Sino kausap niya? Si Joshua. Yan yung sinasabi ko, Sir Noel, kanina. Yeah. One of the requirements para kayo po ay mailaman ninyo ang pamilya ninyo, tapang. Yan. Amen. Verse 7, only be thou strong and courageous. Amen. That's courageous. Good. Be very courageous. You see, kailangan ng courage. Yeah. Kailangan dito ng tapang. Bakit? Makipaglaban ka eh. Yeah. Amen. Kailangan mo ng lakas at kailangan mo ng tapang. Saan mo uhugutin yon? Yeah. This book of the law. Wow. Amen. You see that? Nakala nyo, sasabihin nyo, nandito kami. No. It's only because this book of the law. Yeah. Sir Rudy, ano pwede mo may dagdag? Amen. Thank you so much, Brother Jao. At alam nyo, mga viewers namin, lalong-lalo na sa mga tatay, ito yung laging nakakalimutan ng mga leader ng tahanan. Ang maganda, para makita natin kung ano ang higit na pangangailangan ng ating pamilya, ay kailangan kausapin mo yung iyong anak. Kausapin mo pamilya mo, makikita mo agad kung ano ang kailangan nila. Amen. Makikita mo yung ugali ng asawa mo, yung pananaw niya patungkol sa gawain. Makikita mo kung ano rin ang pananaw at trato ng iyong anak patungkol sa gawain ng Panginoon. Amen. Mga kapatid, ito yon. Ang sabi dito, let's bring our family to the next level. Let's bring our family to the next level. Mga kapatid, lahat naman nagle-level up eh. Yeah. Ano po? Pag sinabing next level, tingnan ninyo po. Sa pag-aaral po ng ating anak, hindi ka naman papayag na yung anak mo ay hanggang elementary lang. Yeah, that's nagle-level true. Up.
Yeah. Ang gusto mo, maka-high school, maka-college din yan. Yeah. At makatapos, lahat yan nagle-level up. Ito at ang programa, bumili ka ng cellphone ngayon, ang gusto mo, mag-level up din. That's true. Diba? Eh kung dati 4G, gusto mo 5G. 5G. Oh. Pagdating sa paglalaro mo ng cellphone, tatay, hello. Yeah. Sa paglalaro mo ng cellphone, ang gusto mo rin makarating to the next level. Yeah. Ano yung laro? ML? Yun. Oh, tingnan mo. Puro pakikipag-away, pakikipag-fight sa ML yun. Yun. At ang gusto mo, matalo para makapunta ka uli to the next level. Yeah. Oh, hindi ba? Tama. Pero napansin mo ba, kapatid? Bakit kapag usaping pang-espiritual, ayaw ng isang tatay na mag-level up? Yeah. O ayaw pumunta to the next level. Yeah. Mga kapatid, eto eh. Merong mga tatay talaga na nakakalimot. Sabi ko nga, kung may pagpapalaman na isa sa pinakamalaki na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, ay yan yung ating pamilya. Yes, sir. Amen. Ibinigay talaga ng Panginoon, pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon ng isang pamilya upang ilid talaga sila. Amen. At kapag sinabing ililid, ay pambira, totoo po na kailangan po nating makipag digma. Yeah, amen. Wala pong madali sa buhay. Yes, sir. Amen. Sabi ko nga, bakit? Kasi ang kasiyahan natin ay yung ating pamilya. Yes, sir. Amen. Siya yung pinakamalaking nagdudulot ng saya sa ating buhay. Yeah. At ang pinaka-purpose, sabi ko nga eh, hindi ka nga papayag na may masaktan sa anak mo eh. Tama yun. O hindi ba? Ipaglalaban mo talaga. Ipaglalaban mo. Ultimo lamok, puproteksyonan mo, anak mo, huwag lang makagat. Oh. Ayaw mo na magutuman, ayaw mo malipasan, ayaw mo na matuyuan ng pawis. Yun. O hindi ba? Pero bakit, pambihira, bakit hindi mo nakikita mo yung pangangailangan niya physical, pero bakit hindi natin makita ang pangangailangan ng ating pamilya, spiritual. Yung spiritual? Yes, sir. That's so diba, napansin po ninyo, totoo po, kaya mong magsakripisyo sa lahat ng bagay, yeah. Pero bakit pagdating sa spiritual, hindi mo kayang suungin? Yun. Oh. Kaya kailangan talaga gawin natin to mga kapatid eh. Yeah. Oh. Sabi nga ni Brother Dennis, mga tatay, huwag na kayong kumasa sa salita ng Diyos, yeah. Para bigyan tayo ng kakayanan ng Diyos na kumasa sa araw-araw na laban na dala ng Diablo. Yeah. Eh, totoo naman kapatid, araw-araw may fight. Araw-araw talaga kailangan natin makipagdigma. Kapatid, ang pakikipaglaban ay hindi lang nating ginagawa dahil sa baka magutom ang pamilya natin. Yun. Nakikipaglaban tayo higit sa lahat sa buong pangangailangan ng pamilya natin. Andyan, nagsusumikap po tayo na matugunan ang mga pangangailangan natin sa pang-araw-araw. Ano po yun? Kailangan natin maibigay yung pagkain, yung sapat na pamasahe, allowance, anumang bagay para sa ating pamilya sa pag-aaral ng ating anak. Pero mga kapatid, tandaan natin, yun ay bunga lamang na nakikita natin yung pangangailangan niya physical. Pero tingnan mo yung kalagayan niya spiritual. Yes, sir. At paano, amen. Tingnan mo nga, kayod tayo ng kayod. Pero napansin po ninyo, halos wala po tayong kakontentuhan at parang walang katapusan, parang hindi sapat. Ano, kayod ng kayod, ano? Kasi kulang nga, spiritually. Yeah. Wala, amen. Kang kakontentuhan kasi yung kong kakontentuhan ay nasa Panginoon lamang eh. Amen. Kaya that's nga true. Kailangan yung anak natin, yung pamilya natin, ilid natin. Yeah. Yung paulit-ulit, sabi nga ni Brother Noel kanina, yung responsibility ng bawat isa ay napakahalaga na i-take mo talaga ito, gampanan mo ito. Yeah. Huwag mong ipasa kanino man. Yung responsibility natin, huwag natin ipasa sa asawa natin. Yung responsibility naman ng ating anak, ay huwag din ipush din natin na gampanan, yeah. Nila. Yeah. Kaya napakaganda talaga eh. At etong simbahan na ito, at ito nga ay sabi nga, family-centered, yeah. Makakatulong po ito talaga. Yes, sir. Mga kapatid, amen. Tingnan nyo po, kung nagkaganito man po ang buhay namin, kung nakikita man po ninyo, na sabi nga ni Brother Joe, kung nakikita, kasi kayo settled, ano? Yeah, yeah. Sabi nga, wala pong settled sa amin. Yeah, amen. Nagkataon lang, marunong kaming makontento. Yeah. At kung pinagkatiwalaan man po kami ng Panginoon ng mga bagay-bagay, kapatid, may proseso yun. Yeah, amen. Sinunod lang namin yung salita ng Diyos na katulad ng binasa ni Brother Joe doon sa Joshua. Chapter 1. Yeah. Naging
courageous lang kami, naging strong lang kami sa pagsunod ng salita ng Diyos. Amen. At doon natuklasan din namin na sa pagsunod namin sa salita ng Diyos, yun din yung nagdala sa amin upang pagkatiwalaan ng bagay-bagay. Yes, sir. Kapatid, hindi po kami perfecto. Yeah. At sa totoo lamang po, kung nakikita ninyo kaming masaya, bunga po kasi na kontento kami. Yeah. Kontento kami. At yung mga bagay-bagay naman na alam namin na pangangailangan ng aming pamilya, ay, kapatid, ipinagkatiwala po talaga namin ng totoo sa Panginoon. Yes, sir. Pero hindi rin naman sinasabi namin na kami huminto. Yeah. Lamang lang talaga ang pagsunod namin sa Panginoon. Ayun. Lamang talaga ang pagkilala namin ng pagpapala na ito ay galing sa Panginoon. Yeah. Lamang talaga ang espiritual na bagay na pagtrato dapat ng bawat isa. Kasi sabi nga ni Brother Joe kanina, Papa, kaya ka lalaban for the safety ng iyong pamilya. Totoo, kapatid. Ilalaban mo ang pamilya mo for the safety. Yeah. Hindi lamang physical, kundi maging mga immorality. Ilalaban mo yan. Yeah. At ang tanging solusyon dyan ay palakasin mo ang iyong spiritual. Yeah. Yan ang pinakasolusyon dyan eh. Bakura mo ng matindi ng spiritual na bagay ang iyong pakikipagdigba para safety talaga sila. Yeah. Tandaan mo, araw-araw po makikipagbaka po, makikipaglaban po tayo. Araw-araw yan. Yeah. At ano pa, para i-preserve, sabi ni Brother Yao, i-preserve talaga. Yeah. I-preserve ang ano? Ang magandang testimony, i-preserve ang kalagayan natin na may mataas ng pagkilala sa Panginoon. Yeah. Yung moral, masabi ko, i-preserve yan. Yung magandang trato ng anak sa kanyang magulang, yung magulang, yung tiwala sa kanyang anak, i-preserve yan. Sapagkat, Brad naman, ang testimony natin ay napakahalaga sa lipunan. Yes, sir. Amen. Kasi testimony ng Panginoon ang testimony ng buhay natin. Yeah, amen. Kaya napakahalaga na panghawakan mo, alalahanin mo ang ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Yeah. Alalahanin mo ang Panginoon. Yeah. So hindi mo pwede talagang ihiwalay ang espiritual na bagay sa araw-araw. Yeah. Sabi nga eh, eto yan eh. Walang tao na hindi aalis ng bahay o lilipas ang araw na hindi ahawak ng pera. Tama yan. O ano? At hindi rin makakilos sa walang pera. O di ba? Actually nga, mainit ang ulo ng tao pag walang pera. Yun. Nakakita ka na. Nakakita ka na, nag-absent ka ba na humawak na huwag kang ahawak ng pera ngayong araw na to? Yeah. pero meron ka na bang nabalitaan na nagalit dahil hindi nakapagsimba? Yun. O, kita mo? Bihira yun, di ba? Ang matindi nito, lumipas ang isang araw, hindi niya nahawakan ang Biblia. Yeah. Yun. At ito pa matindi. Pero yung pera, hindi niya pinalipas ang araw na hindi niya nahawakan. Totoo yan, sir. Ito pa matindi, ha. Yung cellphone mo, di mo mabitaw-bitawan. Yeah. Wala rin araw na pumalya ka. Nakalimutan mo. Oo. Babalikan mo. Babalikan mo. Pag naiwan mo cellphone mo, babalikan mo. Yeah. O, di ba? Pero nakita mo, nung naiwan mo ang Bible mo, di mo binalikan. Yeah. That's right. Then, Brad, yan ay patunay lamang, Brad, salamin yan. Yeah. Na talagang ang trato natin patungkol sa ating espiritual na buhay ay talagang napakababa pa. Yeah. Kaya nga, kailangan nga, sabi diyan ng ating tinatalakay ngayon, let's bring our family to the next level. Yeah. Kapatid, yung ML mo, gusto mo talaga mag-next level ka na eh. Yeah. Para kakaibang fighting na o kakaibang strategy na. Diba ang gamit mo? Pinag-aaralan mo pa, tinatandaan mo pa kung ano moves ng kalaban. Oh. Pero Brad, natandaan mo ba? Nakabisa mo ba ang moves ng demonyo para sa pamilya mo? Yeah. Alam mo ba ang pinakamatibay na power o sandata para maproteksyonan ang pamilya mo? Sir Rudy, ay siyempre, hindi ko naman malalaman ang moves ng demonyo, strategy ng demonyo. Ibig sabihin lang noon, marami kang pinalampas na programa at hindi pakikinig sa preaching ng pastor. Yo! Maraming beses na bilis to ang strategiya. May mga testimony pa na nagpapatunay. Yan. Kung paano ginugulo ng diablo. Napakasarap makinig ng testimony. Totoo yan, kasi sir. Kasi yan ay hindi mo mapepeke yan eh. Kasi yun yung buhay niya.
Totoo no? Yan. Abay, Brad, ito ah, isa sa nagpahamon sa amin, testimony ng mga kapatiran. Yeah. Ito, sir, maganda mo. Sagutin nyo itong ano ni Sir Tito. Katuwiran niya ng mga tatay na ayaw ipaglaban ang kanyang anak sa spiritual na paubuhay, hindi niya raw mapapakinabangan sa trabaho. Paano mo mapapakinabangan ang anak mo kung ikaw mismo ay wala ka namang kapakipakinabang bilang isang tatay? Hindi lang yun. Hindi lang yun, sir. Ang punto dito is, kaya nga hindi daw ipinaglalaban ng mga leader na tanang, kanyang pamilya, ang kanyang mga anak, spiritual. Kasi hindi naman daw yun mapapakinabangan sa kanyang, ano, sabi nyo, hindi naman daw mapapakinabangan sa trabaho. In other words, hindi naman makakatulong sa pagkakakitaan ng pamilya yung paglaban niya sa pamilya spiritual. Yeah. Ito, pinakamaganda yan. Ito, bibigyan ko rin ng magandang katotohanan. Yeah. You see? Paano ka nakakasiguro na tama ang gagamitan ng mga anak mo ng pera na pinagkakabuhayan nyo ngayon kung hindi mo tuturuan ng tamang paggamit niya mo ngayon? That's right. You see, ito nga sinasabi ko sa mga Team Focus. Kahit doon nandun pa si Sir Emilio, alam niya yan sinasabi ko. Sa Mighty Isakar, yung pinakamatandang grupo, the eldest group ng Team Focus, may mga trabaho na yun. You see? Hindi lang yun. Sa grupo ni Ma'am Charina, Excellent Esther, may mga trabaho. Anong instruction ko noon kay Sir Emilio at saka kay Ma'am Charina? Ang sabi ko sa kanila, kailangan makita ng mga to. Ramdam nila yung laban eh. Yeah. If you're watching Ma'am Charina, alam kong makasuportahan mo ko dito. Ramdam nila yung pakikipaglaban, spiritual, dito sa mga kabataan na hindi na nawawalan na ng amor na ipaglaban ang spiritual nila over their work. Yeah, that's true. You see? Man. Now, mga kapatid, may mga leaders na lumalaban para turuan itong mga kabataan na nakakakita na sa pamilya ng leader ng tahanan na hindi pinapriority ang labang spiritual kundi puro pang-physical. Amen. Sabi ko nga, lalo na sa grupo na ito, Mighty Isakar, sabi ko itong mga nagtatrabaho na, lumipat na iba sa kanila sa team preparation. Ang sinasabi ko nga mga tatay, ano ang pinapakita nyo sa mga lalaki na ito na sa susunod ay magdadala rin ang pamilya? That's right, amen. You see, anong ipinapakita nyo ngayon sa kanilang pagkikipaglaban? Kung hindi nila kayo nakikita ngayon na nakikipaglaban, huwag nyo silang asahan na lalaban. Yeah, amen. Inuulit tama ko. Tama yan. Kung, inuulit ko ha, kung hindi nyo sila makikita ngayon na nakikipag, hindi nyo sila ngayon pakikita ng inyong pakikipaglaban, hindi rin kayo, hindi nyo rin sila makikita ng pakikipaglaban. Yeah. Amen. Bakit? Hindi nyo pinakitaan eh. You see, ang mahirap pa nito, kung hindi nyo na sila pinakikitaan ng laban, kinakanlong nyo pa yung kanilang kasalanan. Ayun, yun ang pinakamasakit. Inuulit ko po, para sa mga leader ng tahanan, hindi nyo na nga pinaglalaban, kinakanlog nyo pa yung kasalanan. Yan. Amen. Sabi ko nga eh. Ito, let me share this to you, my personal testimony. Ako nagpapasalamat sa pamilya namin. Kala nyo, sasabihin nyo, hindi kasi pamilya ka na, sa pamilya kasi ng pastor. Wow! I'm sorry to say this, to tell you this, pero nagkamali ka ng inaakala nyo. Kung sa inaakala mo na safe ka, pag nasa pamilya ka ng pastor, gusto nyo palitan ng sitwasyon? Mm-hmm. Ito po hindi ko sasabihin, nandito si Sir Noel, pero ito hindi ko sasabihin na para magpatunay, hindi ko ito sasabihin sa pagyayabang. Kung meron man sa ating dalawa na primary target ng Diablo, hindi ikaw. Yeah. Ako yun. That's true. Amen. Inuulit ko po, sa mga pastors na nanonood, alam ko kaya yung suportahan ang sinasabi ko. Kung meron bang primary target na sirain ang Diablo na pamilya, hindi yung pamilya nyo. Yan. Pamilya ng pastor yun. That's right. Amen. Hindi ko po ito sinasabi sa inyo para magyabang at para magmalaki, no. Kaya ko lamang po ito sinasabi sa inyo para maintindihan nyo na kailangan din namin lumaban. Yeah. Kasi target din kami. Yes, sir. Kung hindi kami lalaban, kung hindi ako rumating sa sitwasyon na ito, kung hindi ako pinaglaban ni Pastor Hill. At up until this time, ipinaglalaban. Ngayon na may sarili akong pamilya, hindi ako makakarating sa sitwasyon na ito at hindi ko rin pwedeng pabayaan ang pamilya ko na sabi na dito na kami sa simbahan eh. Yeah, amen. No, kailangan ko rin paglaban. Bakit? Nagpapalaki ako ng dalawang lalaki rin na anak. Yun. Nasa susunod, ilang mabilis na kamalo, lilipas ang Panginoon, tatay na rin yung mga yan. Yeah, that's right. Pag amen. Hindi ko sila pinakitaan na ipinaglalaban ko sila ngayon, bata pa lang, hindi na nila makasanayan na ipinaglalaban ko sila spiritual,
hindi lalaban pagtatanda nila. Yes, sir. Amen. Kaya sabi ko nga po ito. Ito, isa pa. Sabi ko kanina, mahirap nito, hindi mo na nga pinaglalaban, kinakanlong mo pa yung kasalanan. Ayun. Ibalik ko po sa testimony po namin. Nagpapasalamat ako si Pastor Hill. Wala siyang kinanlog na kasalanan namin. Amen. Andi dito si Sir Noel. Kaya niya patunayan sa inyo. Wala siyang kinanlog na kasalanan namin. Amen. You see? Wala siyang kinanlog na kasalanan namin. Alam niyo, minsan, alam niyo, kung kayo nag-iisip na, madali lang kasi magsalita kapag sa sarili ninyo. No, hindi. Nais ko po sabihin sa inyo. Madali mag-comment ngayon. Yeah. Madali mag-comment ngayon sa sarili ninyo. Pero paano kaya pag anak nyo ang ginulpi ng Diablo? Right. Amen. Pag anak nyo ang ginulpi ng Diablo sa kasalanan. Amen. Yeah. Halimbawa lang, pag-usapan na lang natin yung courtship. Yeah. Come on. Sa pag-aasawa ng mga anak ninyo. Mm. You see? May tinuturo ang Biblia sa tamang pamamaraan. Amen. Paano pag kinanlong nyo yung untimely relationship nila? Paano pag inunahan nyo yung plano ng Diyos sa pag-aasawa nila? Yun. Tapos, paparatingin natin, lulukuhin natin ang simbahan. Nasabihin na natin ang dulot sila ng pagsunod. Pero totoo nun, matagal yung kinanlong ang kanilang untimely relationship. Yeah, amen. Tatay ka. Amen. Alam mo, sinasabi ko. You see? Yun. Kung dyan, hindi mo kaya ipaglaban ang pamilya mo. Yun. Sinasabi ko po sa inyo, mga kapatid, paano pa magpapakita ng laban yan? Yes, sir. Amen. You see? Amen. Ito'y, sabi ko nga sa inyo, umiinit daw ako sabihin, sabi ni Sir Tito. Mainit talaga to, Sir Tito. Yeah, amen. Pero umaaray din siya. Ah, umaaray. Baka nasagasaan. Ito yung sinasabi ko, mga kapatid. Totoo ito sa lahat ng mga tatay. Inuulit ko. Minsan kasi, ang rason agad, malalaki na yung anak ko, Sir. Yeah. Kaya, wala tayong pakialam kung gano'n pa sila kalaki at gano'n pa sila katanda. Right. Ang pinag-uusapan dito, pinaglalaban mo ba sila? Amen. Ikaw ang subject dito. Tayo ang subject dito. Yeah. Safe kaya ang Diablo, ang mga anak mo sa Diablo. Yeah. You see? Mapipreserve mo ba kaya ang tamang biblical Christianity ng pamilya ninyo? At may paglalaban mo ba ang paglago ng pamilya ninyo? That's true. Amen. See, yan ang usapan dito eh. You see, hindi mo lang ka pinaglaban, kinanlong mo pa. Wow. Mm. Yun ang pinakapangit na usapin dito. Yeah. Diba? Amen. Yan ang sinasabi ko mga kapatid. Wala kang kailangan katakutan. Minsan yeah. Sabi ko nga, ang pinakaunang issue dito, katapangan. Yes, sir. Yeah. Pabira, buti pa yung mga Gabriela. Grabe yung tapang sa pakikipaglaban eh. Yeah. Tapos ikaw na tatay, meron ka katotohanan. Yun. Nasa iyo yung katotohanan. Amen. Ayaw mo lumaban. Yes, sir. Ang gusto mo lang i-provide yung mga kailangan nila physically. Makapag-graduate lang ako. Ako bahala sa matrikula. At yeah. Importante, may kinakain kayo. Yeah. Amen. Seryoso ka ba talaga sa gusto mong gawin? Amen. Ayaw mo na talaga bagay na yan, ilaban. Eh sinasabi ko, gumising mo tayo. Simula pa lang ng 2023. Yeah. Amen. Habang nasa panimula pa lang tayo, gisingin nyo na sarili ninyo. Lumalaban ka ba? Yeah. Baka mamaya itong 2023, pare-parehas na lang 2022 mo at 2021 at 2020 mo. Yun. Gisingin mo sarili mo. Baka passive ka na naman ngayon. Wow. Oh, that's right. Oo nga, napuprovide mo pangangailangan ng iyong ano. Napuprovide mo nga ang pangangailangan ng iyong pamilya. Nadadamitan mo nga. Nabibigyan mo nga ng pagkain. Nabibigyan mo ng luho. Yun. Ang tanong, yung bang importante, yeah. Yan ba ang makakapagpa-safe sa pamilya ninyo? Yan ba makakapag-preserve ng biblical legacy ng pamilya ninyo? Wow. Yan ba ang magpapalago sa pamilya ninyo? Wow. Nagkamali ka ng laban. Sir! Amen! Father! Nagkakamali ka ng laban. Yeah. Amen. Hindi yan ang laban mo. You see? Hayaan Diyos ang nagbibigay. Kaya gusto ko yung sinabi ni Sir Gerald eh. Yeah. Lahat yan, bonus na lang ng Diyos yan kasi alam niya na yan eh. Yeah. Amen. Very basic yan na pangangailangan na ipuprovide sa'yo ng Diyos. Kaya niya kasi sinabi, seek ye
first. Yes, sir. Amen. Eh, dyan pa lang, sir. Sabi ko, napakatindi ng laban. At yeah, marami ng mga tatay na hindi lumalaban sa talata na yan. Yes, sir. That's right. True. Ano po sasabihin natin? Ako kasi, sir, matanda na ako. Talagang pinabaubaya ko na simbahan. No, balik tayo sa Bible. Ano sabi ng Biblia? There shall not any man be able to stand before thee. Yeah. May sinabi bang edad? Kung hanggang kailan? Yeah. Ano sabi pa dito? Be strong and of good courage. May sinabi ba kung hanggang... Sinabi ba si Joshua kung hanggang kailan siya? Ang sinabi lang dito, as I was with Moses, so I will be with thee. Wow. Amen. Sabi niya, I will not fail thee, wow, nor forsake thee. Yun ang pinakamaganda. May sinabi bang edad? Wala. No. Wala. Walang sinabi kung hanggang kailan kasasamahan ng Diyos. Yeah. Amen. Pero sinabi ng Diyos na kakasamahin ka ng Diyos at hindi kanya pabayaan bumagsak at hindi kanya iiwanan. Amen. Anong nirarason natin? Bakit takot kang lumaban? Yun. Amen. Bakit wala kang tapang lumaban? Yes, sir. Amen. Kung totoo tayong lalaki sa mga tatay, nakikinig ngayon, ang mga asawang babae, nakikinig ngayon, ang mga anak natin, kung totoo kang tatay sa pamilya mo, pakitaan mo na tapang ang pamilya mo na sila ay ilalaban mo sa gustong laban ng Diablo sa taong ito. Amen. That's true. Amen. Because you know for a fact, maraming taon na nakalipas. Amen. Maraming taon na nakalipas na ano, hindi mo sila pinaglaban. Alam niyo po yan sa sarili ninyo. Alam natin sa sarili natin kung ilang taon na ang lumipas na hindi natin ipinaglaban ang pamilya natin. Yes, again, sir, tanggalin nyo na ang usaping temporal. Tanggalin nyo ang usaping physical. Ang pinag-uusapan natin dito is spiritual. Yeah. Doon tayo sa sinasabi ko nung last Wednesday na ano, first things first. Yeah. Priority nyo muna. Yun. Anong priority? Spiritual. Yeah. Amen. Doon muna tayo. Huwag tayong makasay ng oras. Kaya sabi ko nga sa inyo, Very basic, huwag natin pagmalaki na kinakayod natin, nagkakapagod-pagod ka sa pagkayod, yes, sa trabaho, ganito, kasi ito, kailangan, gusto, may pinagtatapos ako ilang ganitong anak. Oh. Eh, yeah. Maraming sabi ko nga sa Rudy, maraming sabihin nila na, eh kasi kayo, full-time kayo, nandiyan na. Eh di ba full-time ka? Kung sa tingin mo madali, yung pagpo-full-time, mag-full-time ka! Yeah, that's right. Madali pala eh. Halika, full-time ka! Amen. Kung sa tingin nyo na madali yung sitwasyon namin at center kasi yan dito, o pasok. Yeah. Amen. Kung matapang kasi sinasabi mo na yan, pasok! Full time ka! Pasok! You see? Kung sa tingin mo, kausapin mo si Sir Eugene, kausapin mo si Sir Rudy, kung sa tingin nyo madali, kausapin mo si Sir, pasok ka sa sitwasyon namin. Yeah. Kung akala nyo na settle na kami, kaya namin nasasabi to, pasok ka! Yeah. Pasok! Hihintayin kita. Amen. You see? Alam niyo bakit ganito yung tapang namin? Kasi pare-parehas tayo nakikipaglaban. Yeah. Ini-encourage lang namin kayo ngayon. Hinahamon namin kayo na lumaban tayo ng tama sa taong ito. That's true. Amen. You see, lumaban tayo ng tama sa taong na ito. I'm telling you, brethren, how I wish nakasama kayo sa session kahapon. Wow. Nakakatuwa, it's very overwhelming. Nasa CSI family ng mga pastor, nag-uusap-usap paano ilalaban ang heritage ng simbahan. Yeah. Yung, amen. Tapos tayong mga miyembro, ayaw natin lumaban. Oh. Yung pastor, pinaglalaban tayo. Hindi nyo naman kahano-ano, pero pinaglalaban, pinagtutuunan kayo ng pansin, ng oras, ng pagod. Bakit? Kasi gusto ng Diyos, inipag-uutos yan ng Diyos para alagaan at ilaban kayo. Amen. Yung, na siyang atin na siya tayo rin na tinuturuan na ilaban din yung pamilya din natin. Yeah. Anong ginagawa mo ngayon? Amen. That's you right. See? Amen. Ay, inuulit ko ba? Yun ang sinasabi ko. Yun ang pinaka-nag-strike sa akin ngayon. Yeah. Yung sinasabi, tapang. Yeah. Amen. Huwag kang magtapang-tapangan sa mga bagay ng lupang ito. Yeah. Kung talagang matapang ka, harapin mo yung Diablo. That's true. Amen. Yan ang pinaka-importante sa lahat. Yeah. Again, sinasabi ko sa inyo mga kapatid, hindi kami nagsasalita sa inyo kasi tapos na kami. Nagsasalita kami sabi sa inyo kasi hanggang ngayon, lumalaban kami. Yes, sir. At hanggang ngayon, pwede ka namin matulungan at pwede tayong magsama-sama na labanan ang Diablo para sa ikalalago ng pamilya natin. Yes, para sa pag-preserve ng pamilya natin at sa safety ng pamilya natin. Amen. Muli, last words tayo, Sir Rudy. Inabot na tayo ng oras. Yes. At mga kapatid, meron lang akong babasahin dito ng talata sa Proverbs chapter 4, verse 3 hanggang 4. Ang sabi rito, "For I was my father's son,
tender and only beloved in the sight of my mother. He taught me also and said unto me, let thine heart retain my words and yeah. keep my commandments and live. He Amen. Taught me also. Amen. He taught me also. Yeah. Yan po yung pinaka-striking. At ibig sabihin, talagang gampanan natin ang ating tungkulin bilang tatay. Amen. Turuan natin ang ating pamilya, ang ating anak, at i-lead natin sila. Mga kapatid, Amen. Tapangan natin yung ating responsibilidad, gampanan natin. Tapangan Amen. Natin. Amen? So lahat naman yan, kung gagawin natin, susundin natin ang programa ng Panginoon para sa atin, tayo rin ang makikinabang niyan. At kung pababayaan natin, tayo rin naman ang masasaktan. Amen. Kaya please, mga kabatid, tapangan natin, sundin natin kung ano ang meron inuutos ang Panginoon sa atin. Amen. Amen. Thank you so much. Arog, good afternoon. Love you. Amen. Sir Noel. Okay, maraming salamat mga kapatid sa inyong pagsubaybay sa programang ito. At sa susunod na Biyernes, ay ini-encourage ko po muli na tayo ay magsama-sama. Mga kapatid, lagi po naming sinasabi rito na ang layunin ng programang ito ay matulungan. Matulungan lalong-lalo na tayo mga leader ng ating tahanan. Nung paano tayo manindigan sa ating pananampalataya. Kaya nga, ang labanan ay hindi tumitigil. Ang diablo, ang kalaban natin ay hindi tumitigil at patuloy na gumagawa ng diversionary tactics upang yung priority natin sa ating buhay ay magbago. Tatandaan natin, priority na yan sa ating buhay dapat eternal. No? Amen. Sa eternal tayo mag-focus. At yung mga material na bagay, idadagdag na lamang ng Panginoon. May salita tayo ng Diyos, ito ang ating pinakamabisang sandata. Gamitin natin, alamin natin kung paano natin maitaguyod yung ating pamilya. Maraming salamat at magandang tanghali. Amen, 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 amen. Maraming salamat Sir Noel, Sir Rudy. Para po sa mga sumubaybay, maraming salamat po. Sa mga medyo huli na nakapanood, I would like to encourage you to replay, to watch the replay of this program. And not only that, mga kapatid, walang masamang balik-balikan natin ito, mga fathers. Yeah. Amen. Balik-balikan natin yung mga pinapanood natin. Balik-balikan natin yung mga pinag-uusapan natin dito. Sabi ko nga, magsama-sama tayo sa katapangan. Yes, you see? Sir. Magsama-sama tayo sa katapangan. You see? Naalala ko nga, ano nga yung sa kay kataas-taas ang kagalang-galang katipunan. You see? Naalala ko yung, ang pinagmamalaki naman nun, yung kanilang tapang. Yeah. You see? No. Eh, yun, physical lang yun. Pinaglalaban, yeah. Freedom. Freedom. Ng liberty niya, ng ano, na natin ngayon. Eh, pinag-uusapan natin ngayon ay spiritual. Mas matindi pa. Wow. You see? Kaya kung sinasabi yan, mga kapatid, magsama-sama tayo, mga tatay. Huwag na tayong gumawa ng excuses. Yeah. Huwag na tayong gumawa ng excuses. Rather, gumawa tayo ng paraan na tayo ay lumaban. Yes, sir. Amen. I hope maliwanag yung pinag-uusapan. I hope naging challenge mo kami sa inyo, mga kapatid. Muli, maraming salamat po sa bawat isa po sa inyo na sumaybay, sa mga pastors that are watching with us, and also to the fathers that are watching with us north, south, east, west corner. Maraming salamat sa inyo po pag sumaybay. Again, shout out po sa mga fathers, south border family, and to my family as well, kay Daniel, kay Isaac, kay Young, hello babe. And of course, ay shout out ulit doon sa BAM exhibits na binagba-Bible. Alam ko may Bible study ngayon dyan si Sir Conrad sa inyo. Magandang hapon sa inyo lahat. Let's enjoy the whole afternoon of this Friday and let's continue to be a blessing sa mga kausap po natin. Let's continue to invite for this coming Sunday. Amen. Para sa ating third Sunday celebration ng ating 33rd church anniversary. Amen. Muli mga kapatid, thank you for being with us. And on top of all of this, lagi po namin lahat sinasabing, to God be the glory. God bless you! It gets sweeter and sweeter as the days go by. Oh, what a love between my Lord and I. Falling in love with Him over and over and over and over again.
Jesus, and I gave him all my heart. And I thought that I couldn't love him more than I did right at the start. But as I look back over the mountains and the valleys where we've been, and he makes me know I love him more, so much than I did then. And I keep falling in love with him over and over and over and over again. I keep falling in love with him over and over and over and over again. And he gets sweeter and sweeter as the days go by. Oh, what a love between my Lord and I. Falling in love with him over and over and over and over again. There's a hand that I can hold to, through each valley and each trial. There's a shoulder that I leaned upon, and as I face another mile, there's a love that I can depend on, and it's fresh and new each day. And with love, my heart is overflowing. That is why I say, with him over and over and over and over again. I keep falling in love with him over and over and over and over again. And he gets sweeter and sweeter as the days go by. Oh, what a love between my Lord and I. Falling in love with him over and over and over and over again. I keep falling in love with him over and over and over and over again. I just keep falling in love with him over and over and over and over again. Yes, he gets sweeter and sweeter as the days go by. Oh, what a love between my Lord. Over and over and over and over again. I just keep falling.